Next, Senator Bongbong Marcos, 2 minutes. Maraming salamat at maraming salamat na sa lahat na nabigyan at nabigyan kami ng pagkakataon upang pag-usapan ang ating mga problema sa na hinaharap. Sa tagal ng aking pagseserbisyo, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong krisis na hinaharap ng ating bansa ngayon. At pagka tinatanong ko sa taong bayan kung ano ang kanilang kauna-unahang pangangailangan, ang laging sagot sa akin ay trabaho, trabaho, trabaho. Kaya dapat natin magdagdag ng trabaho para mabigyan ng mas magandang buhay ang mga naghihingalo ngayon dahil sa pandemya, dahil sa krisis na dala rin ng pandemya. Sa aking palagay, ang mga sektor na ito ay unang-una yung MSMEs, yung micro, small, medium, scale enterprises. Dahil 95.5% ng ating negosyo ay nasa kategoryang yan, 62% ng employment na nasa, ng mga employer ay nasa kategoryang yan. Kaya at bukod pa ron, sa pag-aaral ko, nakita ko na sa bawat gastos ng gobyerno, malakas ang balik ng pag-create ng trabaho, dadami ang trabaho. Pangalawa, agrikultura. Kailangan natin patibayin ang agrikultura natin, pagandahin uli natin ang agricultural sector natin. Dahil napabayaan ito ng matagal at nakita nung pagdating ng pandemya kung paano tayo naghirap dahil umaasa na lang tayo sa importasyon. Bukod pa ron ay maraming trabaho ulit ang may bibigay kapag tayo ay nag-invest sa agrikultura. Pangatlo, isa sa pinakamabilis sa aking nakikita na industriya na makapagbigay ng trabaho ay ang industriya ng turismo. Ang industriya ng turismo ay madali kasi ibigawin natin ito para sa ating mga kababayan. At sa ilalim nito ay ang ating infrastruktura, kasama na dyan ang digital infrastructure para pagandahin ang ating internet. Palawakin Senator Marcos, time is up na po. Ang ating internet service. Thank you, Senator Marcos.